Pinapalayas daw sila. Ganun anya kayo, lumayas na kayo dyan. Isang linggo lang, dapat gibain na yung bahay nyo. Ipapatawag ko kayo si Kapitan. Oh, si una ko si Kuya Leo. Ganun to. Ha? Kaya nga. Kaya nga, pumunta kami dito eh. Ay, kanina po, sinamahan ko yung anak ko sa paray dun sa school nila. So pag uwi ko, ayun galing nga daw po doon si nakapagsabi yung aking editor doon. Tapos si Nilson na galing daw si Kuya Leo doon sa bahay. Kasi yung sabi sa amin, pinapalayas daw sila. So ngayon andito tayo para alamin kung bakit. Dahil kawawa naman ito. Wala talaga, alam naman natin wala itong mapuntahan. Kaya ayun andito tayo. So ano ba nangyari Kuya Leo? Simula niya nung ano, pag-ani na nagpinto daw ako na hindi daw ako binigyan ng ano palay. Ang sabi ko naman, totoo naman yung sinabi ko, hindi naman ako sisinungaling. But sinabi ko totoo. Kahit isang lata, wala akong binigay sa akin palay. Ba't daw salita ng salita ako? Ang sinungaling daw ako masyado. Kung ganun anya kayo, lumayas na kayo diyan. Isang linggo lang dapat gibain na yung bahay nyo. At ipapatawag ko kayo sa kapitan. Yung sabi, nagpunta kasi sa center si ano Christina, humingi ng ano gamot nung yung ano lagundi kasi naubos na yung lagundi diyan. Tapos yun ang sinabi sa ano na umalis na daw kami, dapat sa isang ano daw linggo gibain na daw tong bahay, dapat wala na kayo dito. Hindi ba baka may nagawa ka din ng kasalanan? Anong magawa kong kasalanan? Lininisan kong kapaligiran? O baka binigyan ka din naman talaga? Anong binigay? Hindi sinabi. Kahit sino tanongin mo rito, wala sa akin binibigay. Ang ano ko man lang, sana yung ano, kahit pakitang tao man lang ba na, halimbawa, Kuya Leo, iyon na yung dalawang lata para pandagdag mo sa pang ano man sa utang mo dun sa kabila. Wala man lang baga. Para mas malino lang, para pero lang tayo dun sa may ari nitong sinasabi mong na dapat yan, para maging fair tayo dun sa ano, may ari nitong sinasabi mong ikaw yung naglinis dito. Ano ba yung ginawa mo dito? Ano yung usapan niyo? Sabi, akutin ko raw yung pantanim doon sa kabila. Hinakit ko galing doon sa kabila na yon. Hinakot ko rito. Ayos na papa. Yung suyod, may bayad wala. Yung paghakot ko, wala. Sabi nila, ano ko daw, luti ko na daw, ako na magagapa. Alagaan mo anya masyado para maganda yung ano ng palay, para makarami tayong ano, ane, yung sabi nila. Nakikita nga nila na lagi akong lumilinis, pupunta ako sa kabila, bago ako aalis, tabas-tabas ako. Pagdating ko, kabila na naman. O kahapon, sinirmunan yung asawa ko sa sinter na lumayas na daw kami rito. Sa isang linggo daw, gibain na raw tong bahay, tapos magpapatawag daw siya sa ano, barangay. Kako sabi ko kagabi, kako puntahan ko si Manon Roy para malaman niya. So hanggang ngayon linggo na lang kayo dito? Mm-mm. Sa linggo na lang. So paano yan, saan kayo pupunta? Yan nga, hindi ko alam. Hindi ko din alam kung saan kayo titira eh. Kasi alam, hindi alam mo na ito, trapal na para tiklopin, para saan ano, ilipat, pwede. Hindi naman to ang pinatayo sa bahay, hindi naman ninakawan. Kaya mahirap yung ano. Yeah, may karapatan kasi silang palisin talaga tayo, kayo dito eh, kasi hindi naman inyo to. So nasa kanila yung ano, power para anytime palisin kayo dito, mapapalis talaga kayo dito. Hindi na ang kinin ko yung lupa kasi hindi naman sa atin. Ganun lang yun.
Kaso yung iniisip ko kanina pa, saan kayo pupunta? Yun yung iniisip ko. Eh kung marami lang talaga kung ano. Ay. Ganito na lang. Tama-tama. May paglilipatan pala. Kung may nabili akong ano, may hinuhulugan akong lupa. 10 by 15. So doon yung sa malapit sa Tigaon. Gusto nyo ba doon? Oo, kahit saan. Basta walang gulo lang. Kausapin ko muna yung may-ari noon kasi hindi ko pa naman tapos hulugan. So kung pumayag na pwede nang may tumira, baka malinis doon. Kasi sa tingin ko hindi ko pa naman maayos yun. Hindi ko pa magagamit yung lupa. Doon na muna kayo. So, grabe naman ito nangyayari kila Kuya Leo, no? So paano yan? Talagang alis na kayo dito? Bahala na kung anong desisyon niyo. Hindi, hindi kami makakapag-desisyon. Kasi kung ako lang talaga, kung ako mag-desisyon sa buhay niyo, hindi pwede. Kung ako ang tatanungin, desisyon niyo pa rin. Walang biro, walang seryoso ako. Mag-antay-antay sila. Kasi hindi naman ako makikipagtigasan dito sa lupa. Kasi hindi naman sa akin, kunting pangaon. Ay, nag-iusap ka ba doon na ano, wag ka munang paalisin kasi wala hindi man nilipatan. Hindi pa mo kami nagkikita. Ay, hindi pa. Pupuntahan ko sana. Ay, yung asawa mo pa lang yung asawa ko. Nag-ausap niya. Sabi, yung muna yung maitutulong ko. Ihintay mo pang makapag-usap ko sa barangay? Pag nag-usap sa barangay, walang problema sa barangay. Wala naman mawawala. Kaya nga, kaso, hindi nyo naman inaangkin tong lupa, di ba? Kaso, katuwiran ko dyan, isa lang. Tatanong niyo si barangay captain, sino ang nagpatira sa inyo dyan? Isa lang ituturo ko. Hindi man ako ang kausap kap. Sino ang nagpatira dyan sa inyo? Sino kausap niya? Hindi naman ako. Matanong. Manon Roy. Oh. Kaya mamaya pagtapos namin dito, dadaanan ko doon. Dadaanan ko doon para kausapin. Para mas malino din sa amin. Pero kung ano, sakaling paalis din kayo dito, doon sa, mas malayo yun sa ano, paano yung pag-aaral ng mga anak mo? Yan yung problema. Ay, kung may malapit lang talaga kung bahay dito, ay lupa dito. Kaso talaga meron sana akong wala, natunugan, kaso, baka hindi ka pumayag. Na. Kasi, inalis mo nang yung tao doon, tapos babalikan ko na naman. Ayun doon sa tabi ng kalsada. Huwag na kayo doon. Huwag maisip na pwede niyong pagpuntahan eh. Paglipatan kasi eh, mahirap lang tayo. Nakikitirangalin din kami sa hindi namin lupa. Doon talaga sa hinuhulugan kong lupa, pwede sana doon kasi wala namang bakante naman yun eh. Problema, napakalayo sa school. Tigao na yun eh, Sabo. Hati-hati ang pagka-klase. Iba pang umaga, iba pang hapon, eh pang hapon. Hati-hati yan. Ano nyo? Kumain na kayo? Lulutong gulay, kangkong. Ay, yung isang, hindi ka pumasok pugi? Wala, may pasok kayo. Ha? Wala. Hindi ko alam kung anong gagawin ko eh. Ding apat na blangka na ubos ko kagabi kakape kaisip-isip sa problema. Sabi pati ni Mayang kape ka na sana yung kape kit ang ano mo nga kaya ang jabite na ulit ako napaturo minalua minalaog dyan sa ako sa bangko na yan at isip-isip ko ito. Sasabi ko lang wala tayong ano, wala tayong kirapatan dito sa lupa kasi pinatira lang kayo dito. So may kirapatan silang paalisin kayo dito. Eh, wala tayong laban eh. Wala kayong laban. So hintayin lang natin yung desisyon nila kung ano man. Ano? Kung ipapag-ibato. Maghanap tayo ng malilipatan.